Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Mang Kerubin. Makalipas ang ilang buwan, ay nagkaroon na rin daw ng mga kakilala si Kerubin sa lugar na iyon. Madalas na rin siyang tumambay sa basketbolan. Kahit papaano, ay may ilalaban naman ang height niya sa paglalaro ng basketball at maskulado rin. Hanggang sa nakilala niya si Romar, anak ng isang jeepney driver na hindi naman sobrang kalayuan sa kanila ang bahay. May mga araw daw na iyong si Romar ang inuutusan ng ama na humalili sa pamamasada at inaaya nito si Kerubin na sumama para naman makapamasyal at makapag-sightseeing na rin ng mga chicks sa syudad. Doon na rin siya naturuang magmaneho ng jeep pati na pagkalikot kaunti ng makina. Isang araw, bumakasyon ang pinsan ni Romar na nagtatrabaho sa Maynila na itago na lang natin sa pangalang Dennis. Sales representative daw iyon sa kumpanyang Johnson & Johnson. Matanda lang kaunti iyon kina Kerubin at Romar. Pero masasabing asinsado na daw sa buhay. Noong makausap noon si Kerubin ay tinanong siya kung gusto niya bang magtrabaho sa isang totoong kumpanya na may maayos na benepisyo. Sinabi naman daw ni Kerubin na baka hindi siya matanggap dahil high school lang naman ang kanyang natapos. Sinabi naman noon na hindi naman kailangan ng mataas na pinag-aralan kung pagiging forklift operator lang naman ang papasukin niyang trabaho. Agad namang sinabi ni Kerubin kay Romar na subukan nilang dalawa na mag-apply doon. Pero ngumiti lang ang kaibigan at sinabing matagal niya na raw alam na maraming hiring sa kumpanyang pinapasukan ng pinsan. Ayaw niya lang talagang magtrabaho sa malayo kasi siya ang bunso sa magkakapatid. Nasa malalayong lugar ang mga nakakatandang kapatid niya at siya na lang ang maaasahan ng mga magulang na umalalay sa kanila sa bahay. Minsan nga, siya ang namamasada ng jeep dahil madalas na rin magkasakit ang kanyang ama. Kaya hindi niya na ito maaaring iwanan. Muli namang sinabihan si Kerubin noong si Dennis na huwag mag-alala kasi naroon naman siya. Hindi raw siya nito pababayaan tsaka titira si Kerubin sa isang boarding house malapit sa opisina. Iyong si Dennis naman kasi ay nakatira sa isang apartment mag-isa at ayaw din niya ng may kasama dahil kailangan niya ng privacy sa tuwing mag-uwi siya doon ng babae. E dahil sa isang linggo pa naman na namalagi si Dennis sa Olongapo, kaya sinabi ni Kerubin na sige, pag-iisipan niya muna at kakausapin niya na rin ang tiyuhin para makapagpaalam. Noong minsang umuwi nga raw nang maaga ang tiyuhin ni Kerubin na si Mike, ay kinausap niya ito at nagpaalam tungkol sa kanyang planong pag-a-apply ng trabaho sa Maynila. Wala naman daw iyong naging tutol. Kaya kinabukasan ay sinabi niya na rin agad kay Dennis na sige, sasama siya dito sa pagluwas ng Maynila upang masubukan ang swerte kung matatanggap siya sa isang magandang kumpanya. Excited naman daw si Kerubin noong lumuwas sila ng Maynila kasama si Dennis. Kahit kinakabahan sa bagong pakikipagsapalaran na tatahakin, ay hindi naman siya natatakot na ma-reject. Kasi ang sabi sa kanya ng tiyuhin na kung hindi siya matanggap sa a-apply ang trabaho, ay bumalik agad ng Olongapo. Ayaw niya raw na magpakalat-kalat si Kerubin sa Maynila dahil cargo pa rin siya ni Mike at sagutin sa atin ito kapag may nangyaring masama sa kanya. Sa kabutihang palad ay natanggap raw si Kerubin doon sa kumpanyang inaplayan bilang forklift operator. Tumira siya sa isang boarding house doon na malapit lang din sa kinaroroonan ng warehouse ng kumpanya. Bagamat hindi nasasakay ng jeep, pero hindi rin naman bababa ng 10 minutong lakaran ang layo ng kanyang tinitirhan.
Nanghihinayang naman daw si Kerubin sa pamasahe kung magjijip pa siya sa ganoon lang kalapit, eh kaya namang lakarin. Kumpara naman daw sa inaakyat niyang kabundukan sa kanilang lugar na hindi bababa sa 2 oras na lakaran. Ang problema nga lang daw dahil sa mga panahong iyon ay hindi naman katulad ngayon na nagsisiksika na ang mga bahay at maraming tao. May mga bahagi pa noon na puro talahiban, kaya nakakaramdam siya ng takot, lalo na kapag umuwi siya ng pasado na alas 12 ng gabi. May mga delivery daw kasi na gabi na kung dumating, kaya tinatrabaho niya na rin iyon. At may overtime pay din naman, kaya okay lang. Ang problema niya lang ha, dahil nakakatakot ang daan papauwi. At may mga balita pa na may nanghuhold up sa lugar na iyon. Isang gabi, pasado alas 11 na raw noon, nang makatapos sa kanyang trabaho si Kerubin, nag-out na rin siya agad dahil gusto niya nang makauwi. Noong makalabas na siya ng warehouse, ay biglang kumulo ang kanyang tiyan. Nagugutom siya. Naghapuna naman siya ng alas 7 ng gabi. Pero dahil sa tuloy-tuloy naman ang kanyang pagtatrabaho hanggang sa alas 11 ng gabi, kaya natunaw na rin nga siguro ang kanyang kinain. Napakamot na lang raw siya ng ulo dahil saan naman siya kakain, eh malamang sarado na ang mga karinderya sa ganong oras. Hindi raw katulad ngayon na maraming karinderya ang 24 hours at marami na rin ang convenience store gaya ng 7-Eleven o Ministop na maaaring mapagbilihan ng pagkain. Habang naglalakad ay nakakita siya ng bukas pa na bakery pero nakalagay na ang ilang pirasong tabla na pansara ng bintana. Kaya agad siyang lumapit kung pwede pa bang makabili ng tinapay tsaka kape na rin. Sabi naman daw noon na okay lang, kaya bumili na siya agad. Matapos makabili ay saglit siyang umupo sa harapan noong bakery habang kinakain ang tinapay at humihigop ng kape. Hindi pa nga raw siya tapos kumain ay nagsara na talaga ang bakery. Pero sinabi naman sa kanya na pwede pa siyang magpatuloy na tumambay doon dahil hindi pa naman papatayin ang ilaw hanggat sa hindi pa siya makakaalis. Kaya nagpasalamat na lang siya doon sa boy. Noong makatapos nga kumain ay kumatok siya sa bintana at sinabing pwede nang patayin ang ilaw kasi aalis na siya. Habang naglalakad ay nakita niyang may papasalubong sa kanya na isang babae. Sa itsura noong babaeng iyon ay halatang may kinakatakutan. Hindi naman daw iyon tumatakbo, pero nagmamadali habang panay ang lingon sa likuran, pati na sa kanang bahagi nito kung saan may mga talahiban. Noong makasalubong niya nga raw, ay sinabihan niya pa iyon ng, "Miss, okay ka lang?" Gulat na gulat daw iyon at napatalon pa ng bahagya. Hindi raw siguro siya napansin na makakasalubong. Hindi rin siya sinagot. Basta nagpatuloy lang sa mabilis na paglalakad. Naroon din daw sila noon sa bahaging malayo sa poste ng ilaw, kaya medyo madilim pa. Gusto niya rin daw sanang alukin ang babae ng tulong. Kaso, baka akalain naman na hold upper siya. Baka siya patuloy ang mapasama. Kaya nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Noong malapit na siya sa poste ng ilaw at mga mahigit 10 hakbang na lang ay liliko na siya sa isa pang kalye, ay narinig niyang biglang nagtitili ang babae. Kaya agad siyang napalingon sa kanyang likuran. Pero hindi niya na nakita ang babaeng iyon. Hindi niya rin talaga maaninagan ang bahaging malayo na sa kanya dahil naroon siya sa bahaging maliwanag. Ang ginawa niya ay naglakad siya kaunti papabalik para medyo mapalayo siya sa liwanag at pilit inaaninag kung makikita niya pa ba ang babae na makakarating sa susunod na poste. Pero hindi niya na iyon nakita pa. Nakaramdam na rin siya ng pananayo ng balahibo
kaya dali-dali na siyang umalis sa lugar. Dahil kung sakaling aswang daw iyon o kahit pa tao lang na masamang loob, ay wala rin siyang mailalaban dahil bag lang na may lamang isang pirasong t-shirt ang kanyang dala. Pagka-uwi niya ng boarding house ay hindi naman siya agad makatulog dahil sa pag-iisip kung ano na nga kaya ang nangyari doon sa babaeng kanyang nasalubong. Noong sumunod na araw ay naghanap siya ng mabibilhan ng balisong. Ilalagay niya na lang iyon sa bag at ilalabas na lang kapag pauwi na. Noong maglaon ay naging kalapit niya na rin ang mga guard doon at naikwento niya iyong kanyang naranasan at iyong pagkawala noong babae na kanyang nasalubong. Ang sabi naman noong kanyang mga naging kaibigan na guard na marami daw talaga ang nambibiktima doon. Ang sabi, may nilalang na umaatake. Siguro nga raw ay aswang. Pero karamihan ay kidnapper at holdupper ang nakaabang doon. Kaya dapat kung aabutin daw si Kerubin nang pasado alas 11 ng gabi sa pag-uwi, ay hintayin na lang ang unang delivery truck na aalis ng alauna at sumabay na siya doon saka magpababa na lang sa kanto ng kalye na kanyang inuuwian. Iyon na nga daw ang ginawa ni Kerubin. Lumipas ang ilang mga buwan sa pagtatrabaho niya sa warehouse. Maliban sa pagiging malapit sa mga guard, ay naging malapit na rin siya sa mga truck driver at mga pahinante. Doon na rin daw siya nagkaroon ng pagkakataon na mapasubok magmaniobra ng mga truck. Nagsimula sa paglilipat ng pwesto hanggang sa pagpapark ng maayos. Kalaunan ay natuto na rin siyang magmaneho ng 10-wheeler truck. Isang gabi daw noon, buwan ng Disyembre. Marami ang schedule ng delivery. Kinulang na raw sa driver. May mga driver daw kasi na matitigas ang ulo na kahit hindi na-approve ang leave na ipinagpaalam ay nag-leave pa rin talaga. Nagwawala na raw noon ang kanilang warehouse manager dahil maraming pending na delivery at kulang sila sa driver. Sinabi daw noong naka-duty guard na matagal na rin naka-assign doon, "Boss, bakit hindi niyo subukan si Kerubin? Marunong na yan magmaneho ng truck." Kahit wala pang tiwala, ay napilitan na rin siyang pasubukin magmaneho. Sumakay daw ang manager sa truck at sinabing manihuin niya ang truck paikot sa lugar para makita nito kung papaano siya magmaneho. Kaya kahit sobrang kinakabahan ay nagpakitang gilas daw agad siya kasi malaki ang diferensya ng sahod ng isang forklift operator kaysa delivery truck driver. Matapos ang isang ikot ay wala siyang narinig na komento mula sa kanilang manager. Tapos noong nasa warehouse na, ay isang pangmabigatang pina ang kanyang ginawa. Sabay ang pag-atras at saktong-sakto talaga ang bagsak ng truck sa dapat noong pagparadahan. Matagal niya raw iyong pinraktis. Hindi iyon paulit-ulit na atras abante para lang maipark ng maayos. Pumasa ang kanyang pagmamaneho sa kanyang manager. Pinag-deliver na rin siya agad ora mismo. May lisensya na rin naman daw siya noon kasi noong magkasama pa sila ni Romar sa pamamasada ng jeep ay pinakuha na siya agad noon ng lisensya. Dahil ayon pa sa kaibigan, ang pagmamaneho daw ay isang kakayahan na bigla na lang darating ang pagkakataon na magagamit. Kaya dapat palaging handa na may lisensya para maiwasang mahuli pa ng LTO. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang kwento ni Mang Kerubin. Marami pa po siyang kapanapanabik na mga kwento ng buhay at kababalaghan. Magsama-sama po tayong muli sa part 7 nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.